Samantala, sa Seoul, South Korea, 151 ang patay sa Halloween crowd surge sa Itaewon. Naganap ang crowd surge dahil sa sobrang dami ng kabataang nagtipon para sa Halloween party sa mga bar. Ayon sa Embahada ng Pilipinas, 200 ang nasugatan kung saan siyam ang nasa kritikal na kalagayan. Wala namang naiulat na Pinoy na nadamay sa crowd surge. Idineklara ng Korean government ang National Tragedy Day hanggang sa November 5 at kinansela ang lahat ng okasyon na may kinalaman sa Halloween. At ngayong umaga ay makakausap natin si Nel Gigante, isa sa mga Pinoy na nagpunta doon sa event na yon. Magandang morning sa iyo, Nel. Welcome to Sakto. Nel? Ayan, so nakamute lang si Nel at aantayin lang natin. Hello, Nel? Hello po, good morning po. Yes, good morning sa iyo, Nel. O, kumusta ka ngayon? Okay naman po. Bali, yun, safe naman po. Safe naman po, kakagising lang po. Oo, gaano ka nakatagal dyan sa South Korea? Bali, mag-5 years na po ako next year ng January po. And dyan ka rin, ano yung work mo dyan, kung okay lang na matanong? Factory worker po ako dito for 5 years. Okay, so Nel, nagpupunta ka talaga kapag may ganitong mga Halloween party or yung ganitong event sa Itaewon na madalas talaga nilang ginagawa? Yes po. Bali, pangatlo ko na po ito, itong Halloween na ito is bali 2018, 2019, na-stop po siya ng 2 years kasi po nag-pandemic. Then ayun po. Oo, so pwede mo bang ikwento sa amin kung ano yung nasaksihan mo nung araw na, or nung gabi na yon? Bali, pagdating ko po doon ng mga bandang 11 p.m. kasi 11 p.m. Yung nakita ko po doon is hinahatak na po yung mga na-stampede, tapos nagkakaroon na po ng mga nagsi-CPR, sini-CPR na po yung iba. Mm-hmm. Tapos medyo chaotic po talaga, and then dun sa kinatatayuan ko talagang nagsisiksikan din, medyo nasisiksik na rin ako. So magulo, maraming ambulansya, maraming pulis. Tapos ayun po. Oo, so yes, oo, so Nel, dumating ka doon nung mga 11 p.m. na nangyari. Opo. Na ba yung crowd surge or yung dumating ka doon bago pa ito mangyari, yung nagkasiksikan at may mga nasaktan? Bali, nangyari na po siya kasi nangyari na po yung crowd surge na yon. Kasi po yung nadatnan ko na doon is nagsi-CPR na, nakikita ko na po na hinahatak na po isa-isa yung mga pile ng tao doon sa stampede mismo na lugar. Tapos magulo po, medyo chaotic po yung nangyayari, hindi, medyo natataranta rin lahat ng tao, marami nagsisigawan. Ganun po. So, noong time na yon, ito nga mga pinapakita natin ano, na video, yun na yung nangyari after nga nitong crowd surge na ito kung saan napakagulo talaga. So, for sure, nung nandoon ka, noong time na yon, marami pang taong nagsisiksikan. So, ano yung naramdaman mo noon? At paano mo inalis yung sarili mo or nung mga kasama mo doon mismo sa kaguluhan na yan? Yun po, yung video na yan po, yung mga nakalatag na po ng mga, ayan, yung mga nakahiga na po sa kalsada. Yung sa kinakatayuan ko po, nagsisiksikan pa rin sila, as in talagang siksikan. So ang ginawa ko po is, nagdali-dali po ako umalis. Kasi yung mga polis po, talagang pinupush po yung mga tao dun sa may gilid, dito sa may magandang paiwas po sa kalsada para po hindi sila maka-interfere dun sa mga ginagawa dun sa gitna. So bali yung ginawa ko, umalis na ako doon. And then, medyo lumayo-layo po ako para hindi po masama dun sa siksikan. Kasi talagang nagsiksikan. Ang dami po talagang tao. Kahit po nangyari na po yung stampede at saka marami na pong ambulance. So, ibig mo sabihin, yung mga taong ito ay tinitingnan nila kung ano yung nangyari o talagang ito yung mga naiwan pa doon sa event na yon? Yan po yung mga naiwan doon sa event kasi po, ano yan eh, parang hanggang madaling araw po yan. So, yung iba hindi pa po talaga nag-aalisan. So, yung iba diyan mga ano, pinapanood lang kung anong nangyari, tapos yung iba diyan then is mga siguro mga friend din ng mga victim. Yes, kasi napakarami po talagang tao, talagang siksikan talaga kahit nangyari na po yung stampede, siksikan pa rin talaga both sides po yan kasi.
Mm-hmm. Oo. So Nel, meron ka bang mga kakilala or malapit sa'yo na, na nasugatan noong gabing yon? Awa naman po ng Diyos, wala naman pong nasugatan. Wala rin po akong nabalitaan ng mga kaibigan ko na nasaktan. Ayun po, pero nakakalungkot lang talaga na ganun po talaga yung nangyari that night. Mm-hmm. Hindi ko po talaga talagang chaotic po talaga, horrifying po. Mm-hmm. Nako, napaka-traumatic nga yan para sa'yo at yes, dun sa mga taong nakasaksi talaga kung ano yung nangyari. Pero ito, panawagan mo lang din or gusto mong sabihin sa yung pamilya na nandito sa Pilipinas para malaman nila na safe ka. Bagamat sinabi nga ng embahada na wala namang Pinoy at sa awa ng Diyos, wala namang Pinoy ang nasugatan. Nel? Yes po, ayan po, ayan. Panawagan po sa family ko. Ayan. Okay naman po ako dito, naka safe naman po akong safe naman po akong naka ano yung sa stampede na yan. Ayan, kaya wag na po kayong mag-alala sa mother ko kay Fini Nagigante, ayan, and sa family ko sa Pilipinas.